Araling Panlipunan 2, Ika-apat na Markahan, Aralin 4, Pagtutulungan at Pagkakaisa ng mga Kasapi ng Komunidad. Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Kasanayang Pagkatuto. Napahahalagahan ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Kasapi ng Komunidad. Ito ang komunidad ni Oscar. Marumi at magulo ang paligid. Tambak ang basura sa mga gilid ng daan at barado ang mga kanal. Nais niyo bang tumira sa komunidad ni Oscar? Bakit? Isang araw, nagkaroon ng bagyo. Mabilis ang pagbaha sa buong komunidad dahil sa mga baradong kanal at tambak na basura. Sa tingin ninyo, ano kayang naging epekto ng bagyo sa mga tao sa komunidad? Marami ang nagkasakit, lalo na ang mga bata. Pagkalipas ng bagyo, nangamba ang kapitan ng barangay sa mga pangyayaring ito. Nagpatawag siya ng pagpupulong upang malunasan ang mga suliraning ito. Sa tingin ninyo, ano kayang napag-usapan nila sa kanilang pagpupulong? Paano nila susolusyonan ang kanilang problema o suliranin? Ang lahat ng tao, babae man o lalaki, bata at matanda, ay nagtulong-tulong sa paglilinis ng buong komunidad. Ang mga babae at lalaki ay magkatulong sa paglinis ng kanal at paghukay ng tapunan ng mga basura. Ang mga bata naman ay nagwalis at nanguha ng mga basurang kaya nilang dalhin, tulad ng ipinapakita ng larawan. Maganda ang naging bunga ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kasapi ng komunidad. Tunay na mahalaga ang pagtutulungan sa paglutas ng problema o suliranin sa isang komunidad. Dapat may matibay na pagbubuklod sa ating komunidad. Naipapakita ito sa ating mga gawain tulad sa ating kaugalian o tradisyon natin. Bayanihan ang tawag natin sa tradisyon o kaugalian ng pagtutulungan. Dahil sa pagtutulungan o bayanihan, napapadali at napapagaan ang anumang gawain. Malaki rin ang nagagawa ng bayanihan sa paglutas ng suliranin ng komunidad. Maging sa pamilya man o sa komunidad, ito ay nagiging daan ng pagkakaisa ng mga naninirahan dito. Nagkakabuklod-buklod tayo kapag tumulong tayo sa mga kasapi ng ating komunidad. Nagiging daan ito sa ating pagkakaisa at napagaganda pa nito ang ating samahan.
Higit na naipapakita ang pagtutulungan o bayanihan lalo sa panahon ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha, sunog at iba pa. Dahil sa pagtutulungan, nagiging matibay ang ating pagkakaisa sa oras ng krisis at pangangailangan. Nasubukan niyo na bang tumulong sa inyong komunidad? Lalong-lalo na sa mga kasapi ng komunidad na nakaranas ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha at sunog? Ano-ano ang inyong mga ginawa para matulungan sila? Mahusay, ipagpatuloy niyo ito. Ang simpleng paglilinis sa komunidad upang maiwasan ang mga sakit ay isang patunay ng pagtutulungan at pagkakaisa. Tandaan na ang mga kasapi ng ating komunidad ay laging nagtutulungan upang mabigyan ng solusyon ang mga problema sa ating lugar. Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga gawain. Gawain 1. Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng pagtutulungan. Unang bilang. Ikalawang bilang. Ikatlong bilang. Ito ba'y nagpapakita ng pagtutulungan? Ikaapat na bilang. At ikalimang bilang. Ito ba'y nagpapakita ng pagtutulungan? Lagyan ng check. Gawain 2. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Unang bilang, ang pagtutulungan ay mahalaga sa pag-unlad ng komunidad. Ang pagtutulungan ay mahalaga sa pag-unlad ng komunidad. Tama o mali? T o M? Ikalawang bilang, huwag pakialaman ang mga ginagawang pagtatapon ng basura ng mga kapitbahay sa ilog. Huwag pakialaman ang ginagawang pagtatapon ng basura ng mga kapitbahay sa ilog. T kung tama, M kung mali. Ikatlong bilang, hayaan sa mga nakatatanda ang pagtulong sa komunidad. Hayaan sa mga nakatatanda ang pagtulong sa komunidad. T kung tama, M kung mali. Ikaapat na bilang. May maitutulong din ang mga bata sa pag-unlad ng komunidad. May maitutulong din ang mga bata sa pag-unlad ng komunidad. T kung tama, M kung mali. Ikalimang bilang, dapat nating makilala ang mga tao sa komunidad upang madali ang pagtutulungan. Dapat nating makilala ang mga tao sa komunidad upang madali ang pagtutulungan. T kung tama, M kung mali.